Dalawang araw matapos sa paglindol sa ilang bahagi ng Visayas, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng NDRRMC para masaklulohan ang mga apektadong mamamayan. Alamin natin ang kanilang latest update. Makakapanayan po natin si Director Edgardo Olet ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Director, magandang hapon po sa inyo. Magandang tanghali. Magandang hapon din, Ivan. Opo. Director, makiki-update po kami. Opo. Okay. Ang latest natin ay ganun pa rin sa casualties. Ang ating patay ay 26, pinakamarami doon sa Gihulgan, 13, 4 sa Gimalalod, 3 sa Tayasan, 1 sa Bindoy, 1 sa Baiz, 1 sa Ayungon, at 3 sa La Libertad. At ang injured natin ganun pa rin, 52, 12 sa Gimalalod, at 40 sa Gihulgan. At ang missing natin ay ganun pa rin sa 71 persons. Kaninang umaga ay umalis yung C-130 natin dito mga past 7 o'clock at nakarating sa Negros Oriental, saka yung apat na portable water treatment facility ng na DESCOM, at ganun din yung 500 boxes na drinking water, at ganun din yung ibang boxes na galing relief items, food items, galing sa Department of Social Welfare and Development. Okay. Director, you said 71 missing. Ongoing pa po ba ang ating search and rescue sa mga ito? Patuloy pa po ang ating search and rescue and retrieval. Actually, nagpadala ang Metro Manila Development Authority kahapon ng isang specialized team para tumulong doon sa search and rescue operations sa Negros Oriental. Opo, sir, kahapon nagkakaroon pa rin po tayo ng problema na maabot yung mga lugar na marami ho yung mga na biktima sa landslide, ano? Kumusta ho yung ating access ngayon sa mga lugar na yan? Ginagamit pa rin natin yung manual means ng paghukay dahil nga doon sa hindi basta-basta nakakalipat yung mga heavy equipment natin. Pinagbabawal ito kasi doon sa mga bridges na open only for light vehicles, hindi pwedeng daanan ng ano to, ng heavy equipment. Aha. Kumusta naman po ang ating relief operations, sir? Yung relief operations natin sa pangungunan ng Department of Social Welfare and Development ay patuloy. Actually, mayroon silang relief items na nanggaling sa Cebu City mula sa kanilang warehouse, at ito ay ipinadala natin sa pamamagitan ng barko ng Philippine Navy doon sa mga malalapit na mga wharfs o kaya seaport doon sa coastal communities. Na-restore na ho ba yung kuryente sa mga lugar na yan, Director? Doon po sa lugar na kung saan nakikita natin yung mga 17 road, main road, saka mga ano to, yung mayroong 17 road cut saka bridges na mayroong mga damage na bridges, dito rin natin na anto, wala pang kuryente doon sa mga lugar na yon. Director, ngayong araw po na ito ay pumunta si Pangulong Aquino dyan sa mga ilang lugar na naapektuhan ng lindol. Meron po ba siyang mga panibagong instructions sa NDRRMC? Sa kasalukuyan po, ang naibigay pong ano natin, natanggap po ng NDRRMC ay yung patungkol nga unang-una yung sa restoration ng electricity. Pangalawa, yung tungkol sa supply ng basic commodities, lalong-lalo na nagkakahirapan tungkol doon sa supply dahil nga hindi maka-penetrate yung mga heavy equipment doon sa mga pangunahing bilihin. Ito'y tinitingnan natin sa pamamagitan ng ano to, ng barko para madala doon sa mga lugar na naapektuhan. At panghuli ay yung tungkol doon sa ano to, sa rehabilitation natin ng ating mga pangunahing tulay at mga daanan. Director, maraming salamat po sa inyo sa update na yan. Patuloy po kami makikibalita sa inyo. Thank you, Ivan. Si Director Edgardo Olet ng NDRRMC.